Alam mo bang hindi lahat ng bahay na rent to own ay may car park? So si Pagsibol Village, kaya siya mabenta, alam mo, provision for two carport yan. Pwede pa yan i-extend. Pwede pa yan maging dining area. Ang isa namang kalahati is pwede maging covered carport. Ayan o, duplex type sa isang building, dalawa lang kayo. Ito carport, carport, bahay, bahay. So hiwa-hiwalay. Dahil nga may excess lot ka sa gilid, may mga bintana yung side ng mga bahay natin. Open for expansion, kapag na-receive mo ang susi, pwede ka na agad-agad magpa-cover ng garahe, pwedeng-pwede na yan. So itong side na to sa'yo yan, oh, pati itong harapan, 1.5 meters pa yan, naka-sliding windows. Good news, ayan, oh, covered na yung kusina mo, madaming bintana ang paligid, so maganda dito. Hindi ka nalilipat after 10 years, kasi ang kitchen area mo, covered na. Ang CR natin, full toilet and bath na. Ito pa, may excess lot ka, pwede maging home office. Pwede mo yan gawing ang room ni mama mo, pwede dyan. Kung saan pwede ka mag-dining or pwedeng mag-module ang mga bata. Kung madami ang anak natin, ayan, oh, may extra space para sa kanila pag nagdalaga, nagbinata na. May option kang gawin pa siyang third room. Dalawa kasi ang pwedeng room sa taas. So, ganyan kaganda si Pagsibol Village, South Phase 2. RFO pa, early move-in promo, locally employed, under Pag-ibig pa tayo. So, napakaganda po ni Pagsibol Village. Ito po ay sa Naic, Cavite, limited slots po sa Katmon, Santa Maria, Bulacan. So, locally employed lang po ang ating ina-assist sa ngayon, kasi for filing na agad, kailangan po makomplete agad natin ang mga requirements. PM me for more details about the requirements. So, ang house area natin is nasa more than 55 na ito, kasi covered yung carport. Ito pong room natin, provision for 2-bedroom. Dalawang bintana sa bawat kwarto. Ito po ang excess lot sa view from the top. Ganyan po. Ganyan kalayo sa next na kapitbahay. So, ang privacy, ang ingay, hindi maririnig masyado. Kasi hiwa-hiwalay tayo at malaki pa ang kalsada. Yung location natin is may space tayo away from our neighbor. Ayan o, mga bahay, hiwa-hiwalay. Duplex kasi hindi po yan dikit-dikit. So, ang good news dyan, ito na ang ating mga requirements. COE, original, paki-screenshot po. Ito po. Ang latest ASAP na yun is nakukuha sa Pag-ibig. Yan yung Pag-ibig contribution. Kasama yung MDF sa baba, yung loyalty card. Pag-ibig po yan. To government ID, yung mga primary, pwera po, PhilHealth. Company ID, kailangan. 3 months payslip kung BPO ka, pero pag private and government employee, 2 months i-provide mo. Kung single ka, birth certificate, naka-PSA. Kung kasal ka na, marriage contract, naka-PSA. Kailangan ng 2 valid ID ng asawa, conjugal property, kasi kaya kailangan na yan. TIN ID mo, kailangan. MDF, loyalty card, ito yung galing sa Pag-ibig. 4 pieces ng 1x1 picture, dapat yung, hindi yung glossy. Kamo po sa papaprintan mong computer, hindi, wag sa computer shop, doon po sa Photoshop, kamo yung rough. Meralco bill latest, syempre hindi nakapangalan sa iyo yan. Kailangan natin ng billing address, so mag-attach ka ng barangay clearance for housing loan. Purposes, full name mo, pero ang address dapat kung ano yung nasa Meralco, kung saan ka nakatira, saan ka nangungupahan, kay mama mo, kay papa mo. Complete field at RA, meron ako niyan sa office. Help seminar, tuturuan kita. So basically, napakabilis lang i-complete kung locally employed. So ito po, pag once ma-complete, may unit ka na, filing sa Pag-ibig, diretso na yung loan documents. Sobrang bilis lang, first quarter of this year, 2023, may sarili ka ng bahay, pwede ka nang makalipat. So PM me para ma-assist kita. Salamat. May promo pala ako. PM mo ako, isend ko sa iyo ang details ng promo.